Ayan, maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kasanay. Aakyat po tayo, magkikita tayo dito sa kanilang ginawa kahapon. Nagtukod na po sila, oh. Tukod na po sila mga kasanay. Ayan. Tukod na sila ng para sa islab. Aakyat po tayo. Tingnan po natin. Ito po yung binuhusan at hanggang nung nakaraan na pinakita ko po sa inyo. Siguro ngayong araw mga kasanay matatapos na nila yung ano. Tapos na nila yung pagsasahig, may umpisa ng sinahigan ah. After po niyan masahigan, kumpleto na po pala yung tukod. Ito yung dito sa may ibabaw ng hagdan na pwede pang mabuhusan eh, may tukod. Ayan po. Ayan. Handa na po yung lahat ng tukod, sasahigan na lang. At ang ginawa po natin mga kasanay ay bago tayo nagpatukod kahapon ay nagkumpleto po muna tayo ng mga ayan, buhangin. Ayan po. Dahil kulang na po yung sako, naglagay na po tayo dyan sa floor. Sa kalahati pong nabuhusan. Para di na po tayo mahirapan. Kasi nasa third floor na po tayo mga kasanay. So masyado nang mataas kung doon natin padadaanin ang halo ay mano-mano po lang tayo. So ang ginawa ko pong sistema ay nagkakiyap po tayo. Ayan po. Kompleto na po ang buhangin ayon sa tansya ko po na mauubos na bilang ng bags ng sako. Anang simento. Ayan po. Kompleto na po. Ayan. Bali, balansi na po yung nakaakyat na yan. Kung kukulangin man po ay siguro ang tawag natin ay barya na lang. Kunting-kunti na lang kasi ang tinantya ko po dito ay para sa 40 bags na panghalo. So kasi ang tantya ko po nito hindi uubos ng 40. So nagpahanda po ako dito sa taas ng 40 bags, pang 40 bags na materyales para sa pambuhos. Ayan po. So kung sakaling kulangin man tayo eh konting-konti na lang, baka dalawa tatlong supot na lang, madali na pong ilusot sa ilalim yon. Pero tingin ko po eh dahil sa karanasan ko po at sa pagkakasukat ko po ng per cubic meter eh hindi naman po siya ubos ng 40 na sako na simento. So pati po yung bakal niya na gagamitin, ayan na po, naka-ready na rin po. Ayan. Tapos yung kabila nga po tulad nung nakaraan dahil alangani naman po yung dugtukan. Ayun po yung isang biga. Alangani naman putulin pa dahil yung dulo niya dapat makain na nung buhos na yun. So may hagdan. Eh, tinuloy na po natin yun. Ibababa na lang po natin yun para iayos. Ayan po, may mga runner na rin po yung biga. Ayan. Yung mga runner na po, kompleto na rin po yung runner. Bibigahan na lang. At itong gilid na to. May nakabang na rin pong bakal. Yan po mga kasanay, yan lang po muna ang maibabahagi ko sa inyo ngayong umaga. At maganda po ang sikat ng araw, sana po hindi iulan sa mga bandang tanghali po kasi inaulan dito sa amin, dito sa bandang Quezon City po. So kahapon nga po ay alas 2, napatigil ang ating mga kasanay sa paggawa, gawa ng umulan po bigla hanggang mga alas 3. So mag alas 4 na po sila nakabalik dito sa paggawa. At hindi naman po makapagpa-ambon-ambon at galing po sa pagbilad. Buti po kung galing po talaga sa ambon-ambon at hindi na initan maghapon. Hayaan po natin yung mga ating mga kasanay na makapag-gawa kung gusto nila habang umaambon-ambon. Pero hanggat maaari po eh iwasan po natin yung maambunan. At kasi po ang ambon eh ang ulan ay alam ko po ay may virus po dalayan pababa. At yun po ang nagiging sanhi ng paglalagnat. Ayon po sa pagkakalam ko po kung hindi po ako mali. Yun lamang po mga kasanay at muli po magandang umaga at pagpalang araw sa atin lahat. Pansamantala po. Paalam.